Kung kayo ay mamamasyal at magtutungo sa lungsod ng Tagaytay, ang una ninyong masisilayan ay ang kamangha-manghang tanawin ng Taal Lake. At sa gitna nito ay ang pamoso nitong Bulkan, ang Taal Volcano. Ngunit alam nyo ba na dati ay hindi isang lawa ang kasalukuyang Taal Lake? Ating tuklasin ang nakatagong lihim ng Taal Lake at papaano ito naging lawa sa panahong kasalukuyan. Kalagitnaan ng 18th century, bago ang taong 1754, ang tanawing ating nasisilayan sa kasalukuyan ay ibang-iba kumpara sa tanawing noong mga unang panahon. Ang dating Taal Lake ay hindi isang lawa pagkos ito ay isang dagat, sapagkat ito ay dating konektado sa loob ng balayan. Noong panahon ng mga Kastila, malayang nakakalakbay ang mga galyon ng Espanya mula sa karagatan patungo sa bayan ng Lumang Taal, ang dating kabisera ng lalawigan ng Batangas, upang magbagsak at magangkat ng iba't ibang uri ng kalakal. Mula sa Balayan Bay, ang look sa pagitan ng Tangway ng Kalatagan at Tangway ng Mabini, ang mga galyon ay daraan sa ilog ng Pansipit na noon ay malapad pa at malalim, kung kaya't maaaring maglabas-pasok ang mga naglalakihang galyon. Maliban sa mga galyon, malaya rin nakakalabas-pasok ang mga lamang dagat patungo sa Taal. Ilan nga sa mga ito ay ang sardinas, talakitok, at maging ang mga pating toro o bull shark. May mga tumutubo at nabuhay rin mga korales sa loob ng Taal. Isang matibay na patunay na ito nga ay dating tubig dagat. Ngunit tuluyang nagbago ang pisikal na anyo ng Taal noong 1754. Dahil sa taong ito, naitala ang pinakamalakas na pagsabog sa talang kasaysayan ng Bulkan. Patay sa isang libro noong 1911 na nailimbag ni Padre Miguel Sadera Maso, sinalaysay ni Padre Buencosilio, isang pari mula sa bayan ng Lumang Taal, na mula May 15 hanggang December 5 ng taong 1754, halos 6-7 buwan ng alboroto ang Bulkang Taal. Tune-tuneladang volcanic debris ang inilabas ng bulkan na siya namang nagpabago di lamang sa pisikal na kaanyuan ng Taal, maging ang mga karatig na lugar sa paligid nito. Ang mga dating bayan ng Sala, Lipa, Tanawan at Talisay ay tuluyang nabura sa mapa. Ang ilan naman ay nagsilikas at itinayo ang kanilang bagong pamayanan sa mas ligtas na lugar, tulad na lamang ng bayan ng Taal, kung saan inilipat ito sa kasalukuyan nitong lokasyon malapit sa loob ng balayan. Ang kabisera ng Batangas mula sa Lumang Taal ay inilipat sa bayan ng Batangan, na kalaunan ay tinawag namang Batangas City. Samantalang ang dating malapad na ilog ng Pansipit ay unti-unting kumipot at bumabaw, idagdag pa rito ang makailang ulit na pagputok ng Bulkang Taal mula 1790 hanggang sa pinakahuli nga nitong 2020. Patuloy na nadaragdagan ang mga volcanic debris na humaharang sa daluyang tubig ng ilog Pansipit. Dahil sa pagsikip at pagbabaw ng ilog Pansipit, nawala ng Taal nang natatangin itong koneksyon sa dagat at tuluyang itong naging lawa. Sa paglipas ng mahabang panahon, mula sa pagiging tubig alat ay unti-unti itong naging tubig tabang. Ang mga dating istang dagat na naiwan sa loob ng lawa ay unti-unting umangkop sa nagbabagong kalidad ng tubig. Ang dating mga sardinas ngayon ay tinatawag na nating mga tawilis. Ang dating talakitok ngayon naman ay tinatawag nating mga maliputo. Samantalang ang mga pating toro ay tuluyan nang naubos noong 1930s dahil na rin sa labis na panghuhuli sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, sa makailang ulit na pagputok ng Bulkang Taal, hindi mapipigilan ang panganib at pagsik na maaaring maidulot ng muling pagputok nito. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin natin maikaiila ang natatang nitong ganda at ang biyaya na ipinagkakaloob nito.
Naway ang kwento tungkol sa nakalipas ng lawa ng Taal ay di lamang pagbabalik tanaw, bagkus naway magbigay ito ng kamalayan na sa ating mundo, ang tao, tayo, ang dapat makiayon at makisama sa kalikasan at hindi ang kabalintunaan.